Hello guys! Welcome back again sa ating panibagong vlog. So yan po, eto na po yung sinasabi kong isi-share ko yung product na talagang naging satisfy ako at naging maganda yung epekto sa akin po mismo. And talagang inire-recommend ko siya sa mga kaibigan ko. Pero yun nga po sinabi ko sa vlog ko, depende pa rin po sa skin type ninyo kung ano yung mas magiging hiyang po. Hindi na rin po siguro bago ito sa inyo kasi madalas to nakapost sa mga online selling. Lang kilala po ito sa mga beauty products na mga supplier, sa mga dealer, and yung mismong model po nila, mismong endorser ng product na ito is sikat po siya. So hindi ko na po papatagalin, yun po ang ito. Ito po yung Brilliant Skin Essentials. So hindi na po bago sa inyo. Ang Brilliant Skin Essentials po is naka 4-in-1 na siya sa isang packaging. Meron po siyang toner na pwede mong gamitin after mo maligo and pagka bago ka matulog. Meron na din po silang sunscreen na 30 SPF po, and meron na din siyang whitening complex. Bukod po sa sunscreen, may kasama po siyang whitening complex. At syempre, meron din po yung exfoliating na cream na ginagamit ko tuwing gabi, and yung syempre, sabon po niya. Kaya 4-in-1 po, sulit na siya, and mabibili po siya sa amin ng 250 pesos. Pero ako po, sa sobrang ginusto ko talaga and sobrang nagandahan ako sa produktong ito, nag-try po akong maging supplier ng product na ito. And So, ganun po ako ka-confident and ganun po ako ka in love sa produktong ito kasi sobrang ganda. So ngayon, i-share ko po kung paano yung naging paggamit ko and ilang araw bago ko nakita yung ito. So nung gumamit po ako nito, maraming nagpakita sa akin na mga beauty products na sinasabing maganda daw gamitin ito. So bago po ako gumagamit sa isang produkto, yun nga po, sinasabi ko, nagre-research po ako. So kasi na-disappoint nga po ako dati nung gumamit ako sa Jeju Aloe Eyes. So sabi ko, baka naman hindi na naman maging maganda yung effect sa akin, baka magsisina naman ako. Pero syempre, hindi tayo susuko, gusto nating gumanda, gusto nating may something new sa sarili natin. Gusto nating bumalik yung confident natin na maganda pa rin tayo kahit na mayroon na po tayong anak. So, gumamit po ako ng Brilliant Skin. And after 3 days po, 3 days lang na gumamit ako, nakita ko po agad yung effect niya. So, sa mga nagtatanong po, if magbabakbak ba yung skin mo dun sa exfoliating niya, rejuvenating po kasi yun eh. Rejuvenating yung cream niya. Tatanong po, if magbabakbak yung mukha niyo dun sa rejuvenating cream niya na panggabi, sa akin po, oo. Pero hindi po siya ganun na kalalaki, kundi pino lang po yung bakbak niya at dito sa part kong lang ito. Dito. Tsaka dito. Hindi na po dito sa buong mukha ko. Tsaka, ang challenge po dito is, meron siyang pagkahapde. Medyo mahapdi po yung toner niya tsaka sabon. So, hindi mo kailangang ipilit na i-apply yun sa mukha mo. Kung ano yung kaya mong i-tolerate, yun lang po yung kayanin ninyo, yun lang po yung gawin nyo. Hindi yung pagsasabayin mo yung sabon, nahahapdian ka, yung toner, mahahapdian ka. So, unti-untihin nyo pong gamitin, hindi yung bibiglay nyo yung sarili ninyo kasi mahirap. Baka mamaya masugat yung mukha nyo or masunog. So, sa akin po, inunti-unti ko. Nung una kong ginamit, sinubukan ko muna yung toner. Okay naman siya. And then, yung sabon po. Medyo mahapdi siya pag umpisa, pero pag nasanay ka na, masasanay na po yung skin nyo. And hindi na ganun kasakit. Pero ang napansin ko lang po sa produktong ito, medyo makatil siya. Kaya iwasan nyo pong kamutin. Kasi na-try kong masugat dito sa may bandang leeg ko kasi makatil po talaga siya. Kaya nung nakita kong effect niya yung medyo makating konti, tiniis ko na huwag kamutin kasi madaling masugat. Kaya
nung na-try ako, mga 3 weeks na, 3 weeks po, marami na nakapansin na ano daw yung ginagamit ko kasi naging sobrang kinis ng mukha ko and then naging glass skin po talaga siya. Yun po yung masasabi kong talagang naging epekto sa akin is naging glass skin po ako. Kaya ang daming na intriga ano ba yung ginagamit ko. So, shinare ko po sa kanila. Then after sharing, yung mga pinag-sharean ko po, talaga namang naging maganda yung kinalabasan po nila. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, nasa skin type pa rin po ninyo kung magiging hiyang ninyo. Kasi yung mother ko, pinatry ko din sa kanya, pero ang nangyari po, nagka-allergy din siya. So, nagtry din siya ng ibang rejuvenating set, may nakita siyang mas hiyang sa kanya na hindi itong brilliant set. So, ihahanap nyo lang po talaga yung skin type ninyo kung saan siya mas hiyang. So, yun po, after kong nakita yung effect po niya sa akin, sinubukan kong magtinda online. Naghanap po ako ng supplier at nagtry din po ako mag-supply ng produktong ito. And sa ngayon po, up to now, 1 year na akong gumagamit, yun pa rin po, hindi pa rin ako nagpapalit ng product. Brilliant Skin Essential pa rin po ang ginagamit ko hanggang ngayon. And masasabi ko pong hindi na sayang yung pera ko, hindi na sayang yung pagtitiis ko, kundi naging maganda yung outcome po niya. So ngayon, ang problema ko, naka-lockdown po, paubos na tong toner ko. And minsan din po, late na kasi kami natutulog ng mga bata kasi nanonood kami ng movie paggabi. Hindi ako masyado nakakapag-apply nung panggabi kong cream. Kaya medyo tinatamad po tayo. Pero ituloy pa rin hanggat gusto mo na gumaganda yung outcome niya. So yun po, eto po yung ma-recommend ko sa inyo. Try nyo lang po. And pag may mga katanungan po kayo tungkol sa paggamit nito, pwede po kayong mag-comment down at sasagutin ko po yan para maalalayan ko kayo sa mga gagawin ninyo step by step sa produktong ito. So yun lamang po, and sana nagustuhan nyo tong vlog kong ito, and don't forget to subscribe.